Hi guys! Kumusta kayo? Welcome back to my channel. Sa video na to, pag-usapan naman natin yung BDO Life Insurance. Kasi meron akong BDO Life Insurance and kakatapos ko lang maghulog nung premium ko. And nakareceive ako ng email sa kanila, congratulations, tapos ka nang maghulog nung insurance mo. Ngayon, nag-request ako sa kanila ng statement of account. Kaya i-review natin kung anong meron dun sa statement of account. Nalugi ba ako or panalo ko dun sa VUL? Okay, mamaya pag-usapan natin kung ano ba yung VUL type of life insurance. Sabi dito sa Investopedia, yung VUL daw, it's a type of permanent life insurance na meron na siyang kasamang investment. Yung investment na yun, para siyang mutual fund. Kung saan yung pera mo nilalagay nung fund manager sa isang mutual fund. And syempre yung mutual fund, yung mga funds na pinapasok nila doon is normally mga equity fund. So, nandun yung volatility ng pera mo kasi sa stock market yun eh. Alam mo na, pag nasa stock market, volatile yung investment mo doon. Kasi, di ba, ups and downs ang market. So, yun ang VUL. Okay, nag-send ako ng email sa kanila. Humingi ako ng statement of account kasi sabi ko, nung 2021 pa ako fully paid nung premium ko, it's supposed to be 5 years to pay for 50,000 pesos yung premium ko. Yung bayaran yun, annual. Pero tinapos ko kaagad siya. So, sabi ko, ano na kaya nangyari dun sa BDO Life ko? So, nag-email ako, humingi ako ng statement of account. And then, in-explain ko sa kanila na kung pwede bigyan ako ng letter na tapos na ako maghulog. So, ito yung email na nareceive ko. Tapos, meron din silang mga attachment. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. So, nakalagay dito, greetings from BDO Life. We wish you to inform that your policy is in force. Itong in force na to, chinek ko sa Google. Ibig sabihin niya active. Okay, bakit? Kasi naglalagay pa ng mga ganitong mga words na dapat mas madali na lang intindihin, di ba? So, ibig sabihin, your policy is active and fully paid. To update policies, PDF, I think ang ibig sabihin ng PDF, premium deposit fund balance as of today is 6,138.88. Also, attach our SOA and fully paid letter for your reference. Okay, so tignan natin yung statement of account. So ito yung letter na na-receive ko. Congratulations, we are delighted to inform you that your regular premium of policy will be fully paid effective July 12, 2023. Parang may discrepancy dun sa email tapos dito sa letter. Pero parang ibig sabihin siguro nito, magtatapos yung 5 years to pay ko on July 12, 2023. As you can see dito, ito yung policy. Okay, explain ko to mamaya yung 750,000. Pero nag-start ako maghulog sa kanila 2018, tapos paid to date, yung pinaka-ending nung pagbabayad is July 12, 2023. But ako sinortcut ko kasi yung payment ko eh. Mamaya ipakita ko sa inyo kung paano ko binayaran yung 50,000 pesos per year. So yun, ito yung letter na na-receive ko. Ito yung statement of account ko. So, nakalagay dito, nilalagay yung pera ko sa investment asset na yung tawag is Peso Dragon Equity Fund. Ang total units or yung fund money ko is 168.883.34. Yung NAV per unit niya is, well, kung hindi nyo po alam yung NAV PU, net asset value per unit, balikan nyo po yung video ko about mutual funds or mutual fund, dun yung malalaman kung ano po yung NAV. Pero ang NAV per unit niya at the moment is 1.02190.
Kaya in total, ang fund value ko is 172,581.89. So sa baba nito, may mga breakdown siya. Ito yun. So, ang natitira kong fund value dun sa investment ko is 172,581.89. Ngayon, lugi ba ako o hindi? Well, kung kukumpute natin, mamaya compute natin na. Pero, mental computation, kung naghulog ako ng 50,000 pesos for 5 years, which is shortcut ko na, times 5, meron akong 250,000 pesos. So, 250,000 pesos, ang pera ko na lang is 172,581.89. So, ano ba itong mga to, mga deduction na to? Monthly cost of insurance and policy deduction. Mamaya isa-isahin natin to kasi nandun to sa policy ko. Okay? So, medyo tagilid tayo ngayon, guys. Tagilid. Ito naman yung premium deposit fund statement of account, your PDF SOA ko. So, ano ba yung PDF? Ang pagkakaintindi ko sa PDF, ito yung sa PDF, di ba yung bayaran natin or bayaran ko sa premium, advance ako nagbabayad. So, yung pera na yun, nandun lang yun, ini-invest nila yun. Tapos, yung pera na yun, kumikita yun ng interest. Okay? So, kung bayaran na nung premium, babawas lang sila dun. Tapos, ititira yung iba pang pera plus yung interest. So, yun ang PDF. So, ang nakalagay dito sa statement of account ng PDF ko, may laman pang pera na 6,000 plus yung PDF ko. So, katulad dito, tingnan nyo to. Balance forward nung 2021 nung July. Merong 55,000. Ito yung advance payment ko. So, nilagay nila yun sa investment dun sa Dragon Equity Fund. So, ito yung mga kinita nung 55,000. May 56. Itong mga interest na to, guys, depende yun sa galaw ng stock market. Okay? Kaya, di ba, ups and downs. So, nung panahon, kumita siya ng 56, merong 92. Merong pinakamataas is ito, 93.47. Okay? Tapos, ito na, oh. Nung bayaran ko na nung premium ko, nagbawas na sila dito ng 50,000. Nung July 12, 2022, binawas na lang nila dun sa 55,000 and may kinita pa rin siya noong July 12 na 36.54. In total, meron akong 6,109.97 na natitira. Ito yung accumulated interest ko doon sa PDF. I-review natin tong VUL ko. Yung napili kong VUL, yung description niya is regular top-up, save flex, secure. Ang premium nito is 50,000 pesos per year, 5 years to pay. Okay, so ang napili kong payment scheme is annual, which is 50,000 pesos per year. Pero kung sa inyo, depende kung saan kayo komportableng magbayad. Meron siyang semi-annual, meron quarterly, and meron ding monthly. Pero sa akin kasi, sinusunod ko yung budgeting formula. Mas convenient akong i-budget and ipunin yung 50,000 in a year. Kaya yun, mas pinili ko yung annual na bayaran. Okay, ano ba yung meron dun sa life insurance ko? Ito yung Safe Flex Secure. Insured ako ng 750,000 pesos. Ito yung makukuha nung beneficiary ko in case na ma-deads ako. And then, meron din siyang rider. Rider, ang ibig sabihin parang additional benefits. Meron siyang rider na accidental death and disability. So, for example, ma-disable ako. Mapatunayan ko na disable ako. Habang buhay pa ako, makakakuha ko ng 750,000 pesos. And meron din siyang waiver of the premium due to disability.
For example, habang naguhulog ako nung premium ko, naging disabled ako. So, wala na akong kakayahang maghulog nung premium ko. I-waive na nila yon and buong-buo ko na makukuha yung 750,000 pesos. Okay? So, baka nagtataka kayo, bakit ang liit naman ng 750,000 pesos? Hindi man lang umabot ng 1 million. Okay, ganito kasi yun. Yung, diba, dun sa dati kong video about life insurance, kung paano ka kukuha ng life insurance, depende kasi yun eh, diba, yung sabi ko dun. Kung isa kang breadwinner, ikaw lang yung nagsusuporta sa pamilya, tapos meron kang dalawang anak na pag-aaralin. So, iisipin mo na what if bigla kang pumunta sa langit, paano mag-aaral yung dalawa mong chikiting? So, kung magpapakot ka sa isang life insurance agent, iko-compute niya yon kung ano yung mga liabilities mo. O magpapaaral ka ng dalawang anak mo ng college, tapos meron ka pang hinuhulugang bahay, meron kang utang. So, iko-compute niya yon hanggang sa mag-sum up siya ng amount. Say, for example, ang kailangan mong insurance para mapag-aral mo yung mga anak mo hanggang college, mabayaran mo yung bahay mo and yung mga utang mo. For example, siguro kailangan mo ng 8 million pesos. And then yun ang kukumputin nung agent mo. Panoorin mo yung video na yun. Meron ako nun. So, sa case ko, bakit ang liit 750,000 pesos? Ang liit kasi, unang-una, wala naman akong responsibility, dalaga ako. Yung mama ko and yung ate ko na beneficiary ko rin, si mother dear nga, deads na, pumunta na sa langit. Tapos itong ate ko, senior citizen na siya, nagbibilang-bilang na lang din siya ng araw papunta sa langit. So, in case na mauna ako sa ate ko, siguro naman yung 750,000 is enough na for her para masustain niya yung pang-araw-araw niyang pagkain. And meron din siya mga ibang insurance eh. And meron na nga siyang burial insurance. So, kung alam niyo yun, kung aalis din siya, hindi na mamamroblema yung mga mapag-iiwanan niyang kapamilya namin. So, kaya ganito lang kaliit yung insurance na kinuha ko. So, ganun yun. Pero kung ikaw, depende kasi yun eh, di ba? Yun, balikan mo yung video ko about life insurance. So, ngayon, sasabihin ko sa inyo na pag nagpunta kayo ng bangko or kahit saang bangko, bibigyan kayo ng mga sample illustration. Kung magkano yung kikitain nyo dun sa investment na yun, wow, grabe. Okay, so, tingnan natin tong sample illustration. So, total living benefit, ito yung makukuha mo habang buhay ka. And ito yung makukuha naman nung mga beneficiary mo kung na-deads ka. Okay, so, for example, yung investment na pinaglalagyan nila nung pera mo, kumita ng 4%, 8%, or 10%, ito yung mga computation. Okay? So, dito, kung tuloy-tuloy kang magta-top up ng pera mo, ng halimbawa, yung ano nito, annual fee is 50,000. So, kung tuloy-tuloy kang magta-top up, 50K hanggang sa magtapos yung policy mo ng 20 years and pwede ka pa nga mag-extend eh, hanggang 65 years. So, ako, nag-start ako ng 40 years old eh. So, itong computation na to, after 20 years, 60 years old na ako nun, kung magtutuloy-tuloy ako mag-top up nung pera, pwede akong kumita in case na kumikita siya ng 4%, ang kita ko, 1 million plus. Kung kumita yung investment ng 8%, posibleng kumita ako ng 2 million plus. And kung 10%, posible 2.6 million plus. Or kung i-extend ko, nandito yung mga computation niya. Or kung ma-deads naman ako, swerte nung benefits ko, eh wala naman na nga si mother dear, si ate ko na lang. So, ito yung pwede niyang makuha. Okay, so, sa case ko, hindi ako nag-top up. Ihihinto ko na siya ng 5 years lang. So, ang possibility na pwede kong makuha after 5 years
is 207.996, kung 4%, kung 8% naman, 232, kung 10%, 245. Okay guys, kung ang premium payment ko is 50,000 pesos, multiply ko ng 5, kasi 5 years to pay, 250,000 pesos. Pero ang kita ko lang in 5 years is 207, kung 4%, 232, less than 250,000 pesos in 5 years. Pero wag ka, kasi bakit kulang? Kasi syempre, bawas ng insurance ko yun. So, kumita ka ng 200 plus pesos, nawalan ka ng approximately 50,000 pesos. Parang yung 50,000 pesos na yun is bayad mo na lang yun sa life insurance. So, habang secured ka, secured yung family na mapapag-iwanan mo, at the same time, kumikita ka naman ng ganitong amount. Okay? So, yun. Ganon ang Save Flex Secure ng BDO. Ngayon, punta naman tayo sa deductions. Importante to kasi yung iba, hindi nila alam na may mga i-deduct pala. Okay? So, ang nakalagay dito sa percentage premium deduction, ito yung bayad dun sa insurance. So, naguhulog ako ng 50,000 pesos. Dun sa first year ko, babawasan ako ng 30% para sa insurance. Second year, 20%. Third year, 20%. And fourth and fifth, wala na. Pero kung maguhulog ako ng top up, magtutuloy-tuloy ako maghulog ng 50,000, kada top up ko, merong 5% na deduction. Tapos, meron silang initial setup deduction na 2,500. Meron ding monthly deduction, hanggang sa matapos itong policy mo ng 20 years or kung gusto mong mag-extend, meron siyang monthly deduction. Cost of insurance or COI and cost of riders or COR. Now, sa case ko, wala akong rider. Ang iba kasi nagpapa-add ng rider na critical illness. Pero ako hindi na ako nagpa-add. So, wala akong deduction ng COR. Meron akong magiging deduction ng COI, which is equivalent to 155.53 pesos. Meron ding fund purchase deduction. Alam niyo yun kung napanood niyo yung video ko about mutual fund or stock market. Kung bibili ka, may mga deduction yun. Merong VAT, merong miscellaneous, mga ganun. So, ito yun. Merong mga deduction na ganun. Kasi diba, yung iba mong pera, ilalagay nila sa asset. So, kung bibili sila, every time na may transaction, merong deduction dun. And, meron ding asset deduction per annum. Ito rin yung bayad dun sa parang management fee. So, depende dun sa napili mong asset na paglalagyan nung pera mo. Kung napili mo, based dun sa, mamaya i-explain ko sa inyo na magsasagot kayo ng form tungkol dun sa risk profile nyo. So, malalaman dun sa risk profile kung isa kang conservative, aggressive, moderate, ganun. So, depende kung ano yung kalalabasan ng risk profile mo. Halimbawa, yung risk profile mo, ang katugma na investment asset is dito sa conservative. Ang mababawas dito every year is 1.5%. Kung aggressive, 2.25%. Kung moderate, 2%. Kung peso dragon equity, 2.25%. So, per annum yun. And then, kung magwi-withdraw ka, wala. Ngayon, kung naisipan mo naman, hindi to para sa akin, may time ka pang mag-back out ng within 15 days. Pwede mo pa siyang i-cancel. Pero, may mga deduction na yun. Ha? So, very tricky, guys. Kung kukuha kayo ng life insurance or any other type of life insurances, pag-isipan nyo mabuti. Pag-aralan nyo, mag-research kayo, iuwi nyo sa bahay yung mga ganitong sample. Kasi ako, hindi ko inuwi sa bahay. On the spot, nag-decide ako. So, kasi may pera ako nahawakan nun eh.
And wala akong kaalam-alam na ito pala, VUL pala yung napili kong life insurance. And yun, tapos may mga deductions pala na mga ito, monthly deduction, merong initial setup, merong asset deduction, whatsoever. So, mahirap. Mahirap pumasok sa isang or bumili ng isang life insurance na wala kang kaalam-alam, katulad ko. So, kaya naman, isinishare ko sa inyo itong experience ko about my life insurance. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyong risk profile questionnaire, kung saan malalaman dito kung anong klaseng investor ka. So, dito, sasagutan ka, check mo lang yung mga yan, and then malalaman mo kung ultra-conservative yung risk profile mo. Ultra. Meron din conservative, then moderate and aggressive. So, ako, ang kinalabasan niya is moderate. Yung risk profile ko. Tapos pinapili ako ng financial advisor kung saan ko gustong maglagay ng pera based dun sa risk profile ko. So ito yung napili ko, Peso Dragon Equity Fund. Itong Peso Dragon Equity Fund na to, guys, ano to, hindi to moderate, high risk attach. So nakalagay dito sa features and benefits niya. Ito, insurance protection equivalent to higher of the sum assured of the total fund value. Okay, for example, yung sum assured ko is 750,000 pesos. Pero kung lumabas na yung total fund value ko is mas mataas dun sa 750,000 pesos kasi mataas ang stock market, yung total fund value, yun ang susundin na magiging benefits ko. Okay? So, mas maganda. Professionally managed. Okay, managed siya ng mga professional na fund manager ng BDO. And then, pwede ka rin mag-top up. Yan, yung 50,000 top up every year. Ito, non-guaranteed loyalty bonus. Meron siyang 2% na nabasa ko dun sa policy ko. Meron siyang 2% na loyalty bonus. Ang first 8 year niya, meron akong marireceive na 2%. And every 5 years thereafter. Of course, it is subjected to qualifying guidelines. Okay, tignan natin dun sa sample computation niya. So, nakalagay dito, pag 48 years old ko, meron akong marireceive na 2%. Nung total nakita ko, for example, kumita ako ng yung fund value ko is 382 something. 2% nun, yun ang makukuha ko. And then, magbibilang ako ng another 5 years. 1, 2, 3, 4, 5. 53 years old, meron na naman akong 2%. Another 1, 2, 3, 4, 5. 58 years old. Meron akong another 2%. So, in total, 3 beses akong makaka-receive ng bonus na 2% bago magtapos yung policy ko. At meron din siyang risk warning. Ito yung kinukwento ko sa inyo na kailangang pag-aralan yung mabuti yung pagsagot nyo dun sa risk profile nyo kasi baka mamaya conservative kayo tapos yung mga sinasagot nyo dun sa papel is high risk. So, baka mapili nyo yung high risk profile, masyadong volatile yun. Syempre, yung stock market, hindi natin alam yung galaw nun. Biglang akyat, biglang baba. So, dapat kung conservative ka, pipiliin mo lang din yung conservative na investment asset mo. So, kaya merong mga ganito, risk warning. Tapos, yung regulatory body, syempre, nakalagay dito, regulated sila ng mga ganon. Risk disclosure statement, yun. Mga warning lang to. In case na hindi nyo alam. Kaya, sabi ko sa inyo guys, babasahin nyo mabuti yung policy bago kayo pumirma at mag-deposit ng pera. Kasi ito may mga tricky words dito and statement na hindi natin masyadong naiintindihan. Tapos, bigla na lang kayong masyashock. Tapos, bigla kayong magre-reklamo. Eh, meron naman pala dito mga nakasulat. Hindi nyo nabasa ng mga panahon na yun. Kasi sobrang liliit. Tapos, yung mga words pa, ang hirap pang intindihin. Ito nga pala guys, once na mag-sign ka nung
policy, meron ka kaagad temporary life insurance coverage na 1 million pesos. So, yun naman ang kagandahan sa VUL. Naguhulog ka pa lang, insured ka na. So, kung ano man ang mangyari, may makukuha talagang benefits yung mapag-iiwanan mo. Yun, isa yun sa mga feature ng BDO Life Insurance. Ito naman yung initial investment ko, 35,000 pesos. Bumili ako ng unit. Nung mga panahon, yung NAV per unit niya is 1.31657. Medyo mataas pa nung panahon. So, ang units na na-purchase ko, equivalent to 26,584.230. Mamaya, i-compute natin kung magkano yung mga na-deduct sa akin nung pera ko sa paghuhulog ko ng 5 years ng 50,000 pesos. Okay, nung 2018, naghulog ka agad ako ng 100k. Tapos, nung 2019, naghulog ako ng 60k. And then, 2020, 40k. 2021, 50k. In total, meron akong 250k. Dapat na magbabayad ako is hanggang 2023. Pero na-shortcut ko na siya. So, ngayong 2022, fully paid na ako. Okay, i-apply natin itong mga deductions na nakalagay dito sa kabila. So, kung nag-start ako ng 2018, 5th year. Okay, so dito nakalagay 30% yung deduction, 20% on the second, 20% on the third, and then dito 0, 0. Now, dito 50k, minus nito 30% ng 50,000, 15. Minus 15k, 20% ng 50k, 10k, and then 10k. So, in total, meron na lang akong 215,000 na natitira. Minus initial deduction na 2,500. Ang natira na lang sa akin is 21,500 pesos. So, aside from this, meron ding monthly charge na COI, cost of insurance na 155.53 per month. Multiply natin to ng 12,1866.36. Multiply ko lang to ng 5. 9,331.8. Yun ang mamaminus dito. 203,168.2. Bukod pa doon, meron siyang mababawas na 2.25% per annum. Magkano ba yung 2.25%? Nang 250,000. 2.5. Kunwari, multiply lang natin ng 5 years. 8,125. Okay, so ito, 203, mag-minus lang tayo dito ng 28. Wala na akong space, pero ito yung kinalabasan niya. 175.2. Bukod pa doon, meron pang tinatawag na fund purchase deduction. So, kung familiar kayo sa stock market, kung bibili kayo ng stocks sa stock market, merong mga madi-deduct na charges katulad ng VAT, miscellaneous na babayaran. So, ito na yun. So, dito, hindi ko alam kung ilang transaction per year yung ginagawa nung fund manager, kasi depende din sa kanya yun eh, kung feeling niya mababa yung stock market ngayon,
panay bili niya nun. Kasi, di ba, buy low, sell high. Ganun sila. So, most probably, marami ring fund purchase deduction na mababawas dito sa 175.043.2. So, ngayon, tingnan natin itong computation natin compared dito sa statement of account. So, ito approximate lang to guys. Itong price na to, posibleng mababa or mataas to kasi yung stock market akyat baba, diba? So, approximate lang tong computation na to based dun sa mga deductions. Pero, based dito sa statement of account ko, tingnan nyo, hindi masyado nagkakalayo yung computation ko. Grabe, ang galing ko. Joke. So, 175 yung computation natin. Dito naman sa statement of account ko, 172,581.89. So, hindi masyado nagkakalayo. Tama yung mga computation natin dito. Tignan natin itong statement of account dito. So, based dito sa mga deductions, may nakalagay monthly cost of insurance and policy deduction. Ito, wala itong nakalagay sa ano. Walang nakalagay dun sa mga deductions, itong policy deduction. Ang feeling ko, itong policy deduction, ito yung percentage, di ba? Yung 30, 20, and 20% on 1, 2, 3 years. Okay, pero ano ba ngayon? 2022? Hindi ko alam itong policy deduction. Supposed to be, mag-i-stop na sila ng deduction 2018, 19, 20. So, 2020, wala na dapat akong deduction sa policy. But I don't know kung bakit merong policy deduction. So, in total, every month, nababawasan ako ng mga ganito, 377, 375, yun. Mga bawas every month sa policy natin. And then, yung premium ito, nagbawas na sila ng bayad ko sa insurance na 50,000. Ito, ganito, yung nag-allocate sila ng fund, bumili sila ng stocks. Meron ditong deduction na purchase fund deduction. Okay, so hindi natin alam kung magkano kasi hindi naman nila nilalagay. And yun, basically, in-itemize lang nila kung magkano yung mga charges ko dito every month. And ang natira kong fund value is 172,581.89. Hindi nagkakalayo dito sa 175,043.2 na computation natin. Balikan natin tong NAV per unit nung mga panahon nung 2018 na nag-start akong bumili. For example lang ah. So, i-take note natin to. 131,657. Ito yung NAV niya nung 2018. Tapos ngayon, ang NAV niya na lang is 102,190. This is 2022. Now, ang units ko, ito yung total units ko, 168,883.34. Ito yung total accumulated units ko. What if yung NAV per unit niya is 1.3? Okay, kasi ngayon mababa ang stock market. What if bumalik siya sa 1.3? Maybe after 2 years. Okay, so 131,657. I-multiply lang natin ang magiging value niya. 222.74. Mababa pa rin siya sa kano ba yung 250 ko? Ito yung puhunan ko. Binawasan ako ng 35,000 na insurance. In total, ang asset ko dapat is 215. Currently, ang pera ko lang kasi mababa yung stock market nasa 172,581.89. Pero kung sana yung NAV per unit nung mga panahon nung 2018 is pareho lang ngayong panahon, sana yung pera ko is nasa
222,346. Now, ang total asset ko, minus na nila yung premium ko sa insurance, meron akong 215. So, sana kikita ko ng konti in 5 years. At konti lang. Pero this time, ang napunta lang sa akin is 172,581.89, which is lugi ako. Okay? Ito yung plano ko talaga. So, itong 172,581.89 na to, kung magiging 250,000 na siya, i-close ko na yung policy ko, kukunin ko na lang yung pera ko na 250,000 na buo. Okay, parang give and take na rin. Kasi nung mga panahon na naguhulog ako, insured naman ako, hindi ko naman alam yung... Hindi naman natin alam kung anong posibleng mangyari nung mga panahon na naguhulog ako. Like, nung nasa Seychelles ako, nag-COVID ako. So, malay natin, nung mga panahon nagko-COVID ako, baka hindi na ako makaabot ng Pilipinas, diba? So, yun. Pasalamat na rin ako kasi covered ako. Pero, naisip, nagmumuni-muni kasi ako ngayon. Alam niyo yun, meron na rin ako mga idea about pag-i-invest sa stock market, sa cooperative, sa MP2, sa mutual fund, sa ibang mutual fund. So, hindi ko na kailangan ng tulong ng VUL, ng BDO. Kaya, ayoko naman siyang i-withdraw ka agad ng talo ako. So, ang gagawin ko, mag-aantay ako for sure itong nangyayari sa stock market. Bigla itong aakyat. So, most probably, itong 172 na to, mababawi ko yung 250,000 pesos ko. Pag naging 250,000 pesos na to, i-close ko na yung policy ko, i-withdrawin ko na yung pera ko. Hindi na ako magsasayang ng panahon dito kasi kung napansin nyo, meron siyang monthly na binabawas, di ba, yung cost of insurance. So, ayoko na ma-stress na baka mamaya in the future yung 250,000 pesos ko imbis na kumita, nag-negative pa. Kasi every time kinukuhanan ka niya ng monthly charges, aside from cost of insurance, meron pa siyang mga other charges na pinakita natin doon. So, kung hindi ako makatiis, kung matatapos na siya sa 2023, makaka-uwi ako ng Pinas. Kahit lugi ako, kukunin ko na yung pera ko. Baka pwede ko pang mabawi yun sa stock market kung ilalagay ko yung pera ko or sa other types of mutual fund. And besides, hindi ko na kailangan ng life insurance. Kasi sa sitwasyon ko, I don't need a life insurance. Wala naman nang nakadependent sa akin aside from my sister na meron din naman siyang life insurance. And stable siya in case na mamaya pa ako kasi may mga iba pa naman siyang source of income. And meron pa naman kami mga ibang kapatid na pwedeng sumaklulo sa kanya. So yun ang plano ko. Give your thoughts about this, guys. Kung meron din kayong BDO life insurance. And feel free to comment. Yun lang. Salamat sa panonood. Medyo mahaba to eh. Pero gusto ko kasi ipakita sa inyo na feeling ko mali yung decision ko ng pagkuha ko ng VUL. Yun. Bye. Sa susunod ulit.